Gandang buhay mga kalodi, welcome back again. Ayan po, nandito tayo ngayon para i-first change oil ang ating NMAX na si Lodi Max. Ayan po, at tayo pupunta po sa kasa, sa motortrade pantok. Please subscribe po sa ating YouTube and please palike na rin po ang aking YouTube and share it na rin po. So, doon tayo ngayon. First change oil po ng aking NMAX. Yan po. Legitimate po tayo magpapa-change oil. Yan po. Dito ngayon tayo sa may kawayan, toll gate. Para punta tayo ng pantok motortrade po. Ating ang kailangan po natin dalhin sa ating pagpunta sa ating sa kasa. Ayan yung service booklet po ng binibigay po ng branch. Tapos po yung ating rehistro o yung pong resibo po ng bayad po, binayad po natin sa ating NMAX, ang katibayan po na sa motortrade po natin binili. Actually po, hindi ko po dyan po nabili yung aking motor. Nabili ko po ito sa congressional, sa Makati, sa Maynila. Dahil po, hindi po ako, ang hirap po dito maghanap dito sa may kawayan ng NMAX na icon gray. Kaya sa Maynila pa po ako nakahanap. Ayan po, mag-change oil po tayo. Nasa 518 na po ang aking naitakbo. Ayan po. Almost magpa 5 months na po itong aking motor. Bihira ko lang po nagamit. Kasi po, ang ginagamit ko pong motor, yung aking Kawasaki na isa po na manual. Sanay na po akong gamitin yun. Nagagamit ko lang po ito kapag mga long ride. Tapos meron po mga ano po ng aming grupo para sa NMAX. Yan po. Yung mga EB-EB namin sa Malolos. Yan po. Yung ko lang po nagagamit ito. Kasi matagal mo po kasi akin yung aking Kawasaki CX-130. Yan po. Sanay na po kasi sa cambio. Okay naman din pong gamitin to. Pero ini-enjoy ko lang po yung aking isang ano, sa aking motor. Yan po, itatry din ano po natin. Balik po tayo sa ating NMAX. Kasi nakasulat po dun sa aking warranty, after 1 month, kailangan magpa-change oil na kayo. So, pagkabili nyo ng inyong motor, after 1 month, pa-change oil na. Basta nakatakbo na ng 500 kilometers. Ngayon mga aking NMAX, hindi naman nagagamit masyado. Kaya inabot ng almost 5 months before mag-500. So, doon, after 100, katapos naman ng 500, isusunod naman ay 1,500 kilometers na takbo. Iyon naman ang papa-change oil. Pero pupunta tayo ngayon sa kasa. Hindi na tayo muna magpapalit ng ibang brand ng langis, kundi yung Yamaha, yung blue cord nila. Yung muna ating itatry sa ating motor. Saka magpapalit na rin tayo ng ating gear oil. Yan po. Doon na rin tayo bibili. Yung lang po, ang libre lang po sa kasa is yung services po nila. Puro yung langis. Doon na, kayo rin po ang bibili sa kanila. Yan po, mahirap po sa mga gantong mga truck na lang na lang liliko ng ganto. Yan po, ingat-ingat din po tayo. Hirap din po kung sa mga riders, meron po mga kamote riders, meron din po sa mga
4 wheels na mga ano rin po, mga kamuting kahoy din po mag-drive. Or kahit po malaki yung mga sasakyan nila, eh bigla na lang po inigit-git po tayo mga 2 wheels. Hindi ko naman po nila lahat kasi meron din po akong 4 wheels na ginagamit. Pero respeto lang din po sa mga kapwa nating riders. Ayan po. Malapit na rin po tayo doon sa ating pupuntahan. Ayan po. Ano ko lang po. Please pa subscribe naman po sa akin page po. Ayan po. Like nyo na rin po. Pwede rin po. Pa-share nyo na lang po. Rin po. Maraming po salamat din po. Ayan po. Ayan po. Ngayon malapit na tayo dun sa ating pupuntahan. Ayan na po ang motortrade pantok. Kanilang branch dito sa may kawayan po kasi antok, lapit na po ito sa kamalig. Ayan po, yung kunin lang po natin yung ating rehistro saka yung ating booklet para magbayad dun sa cashier nila dito sa loob ng pisina. Tanong na rin natin kung magkano ang ating magkano ang kanilang langis. Si libre naman po ang services nila. Ano? Yan po, nakatapos na po tayo magbayad. Ang binayaran ko po yung almost nasa 608. Medyo mahal pala po ang langis dito. Tapos labas na lang po bumili ng aking langis o ating motor. Papasok po dun sa service center nila doon sa gilid. Yan po, ating motor. Dito sabi ni Kuya, hindi daw ako pwede pumasok dyan. Ano na lang po daw for safety. Tensya na, hindi tayo makausap si Kuya dahil po bawal po pumasok sa loob niyan. Dito lang tayo sa gilid. Pinagbabawal po ng kanilang management. Ang po, mapalitan po niya na lang langis saka gear oil ang ating motor. Yan po, ang buga niya chinecheck po rin niya. Tinignan din po niya ang kanyang aking water coolant. Tinanong ko po ba pwede na po bang palitan. Ang sabi po sa akin after 1,700 saka pa lang daw po magpapalit ng water coolant. Okay, yan po. Nalagay na po ni Sir yung aking blue cord na Yamaha coil. Nagay po niya lahat. Tataka lang po ako dito sa pantok motor trade. Yung aking booklet, hindi po nila pinirmahan. Wala po dyan akong katibayan na nagpa-service ako sa kanila. Tapos yung pinilipan kong form na para doon sa resibo, hindi rin sa akin binigay, kinuha din nila kaya wala akong resibong hawak. Ito lang hindi ko nagustuhan dito sa sa services nila. Hindi na natinanong ni Kuya kung ilang miles na tinatakbo ng aking motor.
So nagpalit na lang siya ng chains oil ng aking motor saka gear oil. Yun lang. Medyo hindi po ako satisfied dito sa services sila. Sa sarili ko lang po ang pinin. Hindi ko naman po sila sinisiraan or ano. Ilang po hindi ko nagustuhan sa kanilang services. Ngayon po, natapos na po ang ating chains oil. Yan po. Basil, Odimax, maraming pong salamat sa thank you for watching po. Ingat po sa atin and God bless po sa ating lahat.